years ago. 2 years ago. Tuwang-tuwa si Jay habang may hawak siyang punpo ng bulaklak upang ibigay ito sa kanyang asawa. Isurpresa niya ito at balak niya na ayain itong lumabas. Third month sa rin niya bilang mag-asawa at espesyal din ang araw na ito sa kanila. Na kaya naman maaga siyang nag-off sa trabaho niya. And besides, siya naman ang boss kaya hindi yun naging problema sa kanya. Alauna pa lamang ng hapon at nakanda na nga ang lahat. Kaya silang dalawa lamang ang nandoroon. Ngiti-ngiti pa siyang ipinark ang kotse sa gilid ng kalsada at tanaw na tanaw niya pa ang kanilang mansyon. Akmang bababa na siya mula sa kotse niya na makita niya may puting kotse na huminto sa kanang banda ng kalsada. Bumaba doon ang pamilyar na lalaki, si Haji, ang kaibigan ng kanyang asawa. Ang lalaking pinagsilosan niya at tiningid sa kaalaman niya na may gustong lalaki kay Ellie. Kahit na pinagbantan pa niya ito, kusa pa rin lumalapit-lapit sa asawa niya. Nagtagis ang bagang niya at kumuyom ang kamao niya. Mula sa shotgun seat, bumaba roon ang bihis na asawa niya matapos tong pagbuksa ng pintuan. Halatang masayang-masaya ang kanyang asawa sapagkat hindi mapuknat-puknat ang matamis ng ngiti nito sa labi. Larawan to ng kasiyahan. Kitang-kita pa niyang maingat na inalalayan to ng lalaki na tila isang babasaging brilyante ang kanyang asawa. Huminto pa mga ito at nag-uusap. How he wished that he can hear their conversation, but he can't. Nasa loob siya ng kotse niya at nasa ibang panig to ng kalsada. One thing he found out, the man hugged his wife, and Haji caressed his wife's tummy and then he kissed her forehead too. Isa lang naisip no na Jay, his wife is pregnant but she was cheating on him. He started the engine again and he maneuvered his car off. He went to his friend and he files a divorce paper. After that, pumunta na siya sa island at doon na natili sa loob ng 2 taon. Napainto si Heli at tumingala pa siya upang makita ang itsura ng asawa niya. Nakikita niya ang butil ng luha nito at nababasa sa gwapo nitong mukha ang sakit. Nasaktan niya ang lalaking mahal niya pero di niya yun napansin. That's why I left you. But at least kinausap mo ko. Hindi yung nag-jump into conclusion ka na lang. Mali. Mali yung nakita mo? Aniyat sinabayan pa ng pag-iling. Di siya makapaniwalang yun lang pala ang dahilan nito kaya siya iniwan. Kaya pala to nagalit sa kanya. Larawan kayo ng kasiyahan. Anong gusto mong gawin ko? Manood sa asawa kung pinagtaksilan lang ako? I was hurt that time and I hate you too. Sigaw ni Jay at nakakuyom din ang mga kamao nito. Oo, inaamin kong larawan nga kami ng kasiyahan dahil buntis ako ng mga oras na yon. See? Natatawang sabi ni Jay. Pero mali naman ang naisip mo eh. Hindi naman si Haji ang ama ng pinagbubuntis ko. Hindi siya. Parang sinasabi mo wala kang tiwala sa akin, Jay. Ngayon, mas naguguluhan na si Jay. 2 years ago, we're here. Nakangiting wika ni Haji, ang kaibigan ni Ellie. Hinatid siya nito sa bahay nila ni Jay. Kababalik lang ito sa France at nakita nila ito sa klinik ng kapatid. Nag-offer ni ihatid siya. Gayong nalaman din itong buntis na siya at 2 months na ang baby niya. Sa nalaman ni Ellie, labis-labis ang kasiyahan niya dahil sa wakas magkakanak na sila ni Jay. Bumukas ang pintuan sa gawin niya at inalalayan pa siya nitong makababa. Huminto pa sila at matamis na ngitian siya ng kaibigan. I'm happy for the both of you, Elle. Ninong ako ha? Nakangiting wika nito at hinimas-himas pa nito ang tiyan niya. Di naman siya sa inailang sa ginawa nito dahil close na sila ni Haji. Para nakababatang kapatid na rin ang turing nito sa kanya. Salamat. Well, isa-surprise ako to sa asawa ko. 3rd month sa rin namin ngayon bilang mag-asawa at mamaya, sasabihin ko na talaga sa kanya. Masayang bigkas niya at niyaka pa siya nito. Such a lucky bastard. He uttered at napatawa pa siya. Yeah, pero pagkatapos nun umalis na ang kaibigan niya. Naghintay siya sa kanilang bahay para hintayin si Jay. Lalo pa at nakatanggap siya ng mensahe mula sa asawa niya na kakain sila sa labas. Ngunit naghintay siya sa wala. Nakatulog siyang walang laman na sikmura at kinabukasan, nakatanggap siya ng envelope. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa at nawindang siya sa nakita. Nag-file ang divorce paper ang kanyang asawa. Sana kinausap mo man lang ako. Napaupo si Jay sa isang upuan na gawa sa kawayan. Nangihina mga tuhod niya dahil sa kanyang mga narinig. Ngayong mukhang siya naman na may kasalanan. Nagkamali siya ng akala. Binigyan pa niya na masamang kahulugan ang nakita niya. Ilang araw rin nakakalipas, sinanap kita. Gulong-gulong isip ko at di ko mahanap-hanap ang dahilan kung ba't nakikipaghiwalay ka sa akin.
Hindi ko matanggap at di ko lubos maisip na bigla ka naglahong parang bula. Araw-araw, gabi-gabi, di ako makatulog at kamunti ka na rin mapahamak ang anak ko. I almost killed my daughter, Jay, our daughter. Aniyat na malisbis ng luha niya sa kanyang pisngi. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Jay, ngunit nanatili lang siyang nakaupo at nakatitig sa asawa niya. Ngayon, mas nakikita niya ang sakit at pagdurusa nito. Jay, alam mo naman ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Ikaw lang minahal ko ng buong puso at ang pagtaksilan ka, ang huli kong gagawin. Mahal kita at kailanman, she paused. Ikaw lang ang pupwedeng manatili dito. She added at hinawakan pa niyang dibdib niya kung saan nakatapat ang puso nito. Humugot ng malalim na hininga si Ellie. Saka siya dandang tumayo at naninimbang na tiningnan niya ang kanyang asawa. Pagsisisi ang nababasa niya sa mukha nito. Wala kang tiwala sa akin. Wala. You don't have trust and because of that, nasira ang relasyon natin sa maling akala mo. Nandahil sa wala kang tiwala, parehas nasaktan natin ang isa't isa. Walang bahid na emosyon ang mukha niya at malamig pa rin ang boses niya. Ellie, tawag ni Jay sa pangalan niya at napatayo pa ito. Wala kang tiwala sa akin? Paulit-ulit pang bigkas niya. Mabilis naman lumapit sa kanya si Jay at mahigpit na niyakap siya nito. I'm sorry. I am so sorry, Ellie. Kasalanan ko. Kasalanan kong lahat. Umiiyak pang sambit nito. Bago pa nga siya na maging marupok ay nakalimutan ang ginawa nito sa kanya. Malakas na tinulak niya ito. Nagulat naman ito ngunit muli siyang niyakap. Please, forgive me, Ellie. I am so sorry. Hinging paumanhin ito sa kanya at napahagulhol na ito. Pero nakabuo na nga siya ng desisyon. Gusto niyang magpahinga. Gusto niyang mag-unwind. Yung walang gumugulo sa isipan niya at walang problemang kinakaharap. Gusto niyang hanapin ang sarili niya. Ubos na siya. Pagod na. Kaya gusto niyang magpahinga. Nakakapagod ka rin na habulin, Jay. Nakakapagod hanapin ang taong ayaw magpakita sa iyo and please, hayaan mo na akong umalis sa ngayon. Naiiyak niyang wika at muli itong tinulak. Nanatili na siyang nakatayo sa harapan nito. Kung ikaw ay nagawang iwan ako, kayang-kaya naman kitang iwan ngayon. Aniya at tinalikuran na ito. Dinig na dinig pa niya ang pagtawag nito sa kanya ngunit wala na siyang pakialam. Nasaktan na siya nito at nakuha niya ng kasagutan sa mga katanungan na gumugulo sa isipan niya. Nalaman niya ng dahilan at mas nasaktan pa siya lalo sa nalaman. Ang malaman na walang tiwala sa kanyang asawa niya. Yun ay yata ang pinakamasakit na pangyayari sa buong buhay niya. Hindi ito naging pata sa kanya. Siya binigay niya ng buong buo ang tiwala niya sa asawa pero hindi ito. Nagmamadaling bumalik siya sa hotel ngunit napahinto rin siya na mahagip ng mata niya si Esther. Ang pinsan ng kanyang asawa, may kasama tong lalaki. Isa si Esther ang taong pinuntahan niya noon upang hanapin ang kanyang asawa ngunit di siya tinulungan nito. Sinabi lang nito na hayaan na raw si Jay dahil batid daw nitong masaya ang kanyang asawa sa kung saan man to nagpunta. Siguro napansin nito na may nakatingin sa kanya kaya napalingon to sa gawin niya. Nalalaki ang mga matang tilingnan siya nito. Gulat na gulat to sa kanya. Naglakad to papalapit sa kanya at may pagkabahala sa itsura nito. Ellie? Sambit nito sa pangalan niya at binigyan niya nang mapait ng ngiti ang pinsan ni Jay. Simulat sa pool, alam mo talaga kung nasan si Jay, pero di mo sinabi sa akin. Pinagkait mo pa yon, alam mo naman na nangyari sa akin. Matapos akong iwan ng asawa ko, di ba? But bullshit. Pare-pareho kayong mga walang puso. Galit na sabi niya at iniwan niya na tong nakatulala. Nakanda ng bagahe niya at uuwi na siya sa Maynila. Total naman nakuha niya ng kasagutan mula kay Jay. Ang mga katanungang matagal nang gumugulo sa isipan niya. Minsan talaga kailangan mong lumayo mula sa mga taong mahal mo dahil sobra-sobra ka na nasaktan. Pakiramdam mo mabigat lagi ang problemang nakapasan sa mga balikat mo. Hindi niya masisisi si Jay kung bakit to lumayo sa kanya. Kung bakit kasi nakita sa rin ito nang sa ganong ayos pa. Ngunit ang kinagagalit ng puso niya ay ang pagbibigay ng masamang kahulugan sa eksena nakita nito. Diringit sa kaalaman niyang pinagsisilosan to ng kanyang asawa, pero matalik na kaibigan niyang binata at di naman sila nagkaroon ng relasyon bago niya nakilala si Jay. At alam niya rin ang nangyari sa kaibigan niya nang iwan siya nito ng fiancé para sa promotion nito bilang doktor at makapag-aral sa ibang bansa. Ngunit di pa man to nakakapagtapos at wala pa isang linggo, namatay na ang fiancé nito. Aalis ka na? Nagulat siya sa tanong na yon ni Jay. Tiningnan niya ito.
Kung dati-dati galit to sa kanya, ngunit ngayon tila naging bata to sa takot na iwan ng nanay nito. Uuwi na ako. Malamig na sagot niya at naglakad na siya papunta sa yate niya. Ellie, mariing na papikit siya ng mata at humugot ng malalim na hininga. Let me go, Jay. I'm sorry. Kung sana nakukuha ng isang sorry ang isang bagay, maayos sanang mundo ngayon. Wala sanang magulo at wala sanang nasasaktan ngayon. Aniya, tuloy niya nang iniwan doon. Si Jay, sorry. Karon naman lahat ng mga tao nagkakasala sila. Akala nila ayos ng isang sorry pero hindi. Wala pa tong katumbas na sakit na sila mismo ang dahilan. Di lahat ng kasalanan nakukuha sa sorry. Jay is now in the front of the door kung saan ang ward ng kanyang anak. Mabilis ang tibok ng puso niya at ilang beses na ba siyang napahagot ng malalim na hininga. Ah, hindi niya na mabibilang. Kinakabahan lang siya pero may pagkasabik din siyang nadarama. Muli, napabuntong hininga sa Jay bago niya napagdesisyonan pumasok. Nanginig ang mga kamay niyang pinihit ang doorknob, tsaka niya to tinulak pabukas. Kung kanina napakabilis ng tibok ng puso niya ngayon, mas dumoble pa yata nang tuloy niyang makita ang isang batang babae na nakaupo sa hospital bed nito. Di pa man niya to nakikilala, tila anam na ng puso niya na ito nga ang anak niya. Jay, ikaw ba yan anak? Salubong sa kanya ng mommy niya. Mommy! Nangilid ang mga luha ng kanyang ina nang yumakap to sa kanya. Sobrang higpit at ramdam niya ang pangulida nito sa kanya. Anak, saan ka ba nagpunta ha? Pinag-aralan mo kaming lahat. Ani ng kanyang ina at niyakap na lang siya nito. Pabalik, hinagod niya ang likod nito. I'm sorry, Mom. Sobrang mo kaming pinag-alala, anak. Ang tagal ka naming hinintay at pinapahanap ka talaga namin. Patuloy lang sa pag-iyak ang kanyang ina at nangako ang tingin niya sa batang babae. Tahimik lang tong nakaupo at titig na titig sa kanya. Parang little girl version niya lamang ang bata. May inosenteng mga mata. Kumalas ang mommy niya sa pagkakayakap sa kanya. Hinila siya nito sa braso. Lumapit sila sa bata. Yoya? Tawag ng maliit na boses sa lol nito pero may paglalambing sa tono. Jane, apo ko. Yet po, Yoya? Tanong nito na hindi patuwid ang pagsasalita. Yes, Lola. Who do we have here, apo? Umupo ang mommy niya sa gilid ng hospital bed at tinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Yoya? This is your daddy, Jane. Bumalik na ang daddy mo sa atin? Naiiyak na sad ng ginang at maski si Jay, tila maiyak din sa wakas, nakita niya na ang kanyang anak. Ngayon, malaki ang pinagsisihan niya. Ngayon, masasabi pa ba niyang pinagtaksilan siya ng kanyang asawa? Ay, ang anak na nga niya ang proof na sa kanya lang talaga ang bata, na anak niya talaga ito. Magdududa pa ba siya? Minsan talaga maraming namamatay sa maling akala. Daddy? May daddy, Yoya? Pero atan po mami ko. Di ba po, sabay siya mami ko? Kunot noong tanong nito and that made him chuckle. Umupo siya sa kabilang gilid ng kama nito at napatingin sa kanya ang kanyang anak. Ikaw po ang daddy ko? Tumangutango siya at inangat ang kamay pang haplosin din ang pisngi nito. Sobrang lambot. My daughter, how are you baby? Tanong niya at gumiti lang ito sa kanya. Sobrang lambot ng pisngi nito. Ang ngiti nito ay parehas din sa mami nito. Ayot yang po si Jane, daddy. Ikaw po, tiyaga daddy ko? Paninigurado pa nito at nagsunod-sunod ang pagtango niya. Ahag mo po, Jane. Cute na sambit pa nito at yan nga ang ginawa niya. Ah, ganito pala ang pakiramdam na may anak ka. Ganito pala ang pakiramdam na may yakap ang sarili mong anak. Masarap sa pakiramdam. Ngayon, pinagsisihan niya na ang pangiiwan sa pamilya niya. Na hindi man lang niya nasaksihan kung paano maglihi ang kanyang asawa at wala siya ng mga oras ng mga anak si Ellie. Alam niyang nahihirapan ito and he is a big jerk. Huwag ka na pong mag-iaf, daddy ha? Dito ka lang po sa tabi ni Jane. Pakikiusap ng kanyang anak at sinubsob ba nito ang mukha sa dibdib niya. Yes, baby. Hindi na aalis si daddy. Hindi na kita iiwan. That is my promise, baby. You have you, daddy ko? Natatawa siya sa sinabi nito at hinahaplos lamang niya ang buhok nito. I love you more, my baby. Tatlong araw lang dapat mananatili ang apo ko sa ospital, anak, pero hindi rin siya pinayag ma-discharge dahil inaapoy ng lagnat sa chain. Pagkakwento ng mommy ni Jay, hindi niya akalain na mangyayari ang aksidenteng yon sa kanyang anak. Mabuting at di naman to napuruhan dahil yakap-yakap na nangyaya. Hindi na ba kasamang asawa mo, Jay?
Tanong nito at may kuanong bagay ang bumuon sa puso niya nang maalala ang kanyang asawa. Nauna po siyang umalis, Bob. Hindi po ba siya nagpunta rito? Tanong naman niya pabalik sa ina. May pag-aalala sa kanyang boses. Umiling ito. Simula na malaman niya kung nasan ka na, hindi na siya nakabisita pa rito. Nakita na ba kayo, anak? Opo, ma'am, pero mukhang galit siya ngayon sa akin, ang asawa ko, dahil sa nangyari sa amin. May panghihinayang nasabi niya at napapasabunot sa kanyang buhok. Nang umalis ka, siya lahat ng umako sa lahat ng bagay na iniwan mo. Sobra siyang nahirapan, anak. Halos wala siyang pahinga sa pagpapatakbo sa negosyo mo. Alam mo bang muntik nang makunan si Ellie, anak? Hindi yata yung tumigil sa paghanap sa'yo eh. Hindi siya umasang babalik ka pa, kaya siya ang gumawa ng paraan para mahanap ka lang, anak. Di hindi yun sumuko. Hinalungkad na noon ang buong mundo, mahanap ka lang. Di mo alam gano'ng nahirapan ng asawa mo, anak? Alam ko po, Mom. I'm sorry. 2 weeks later, kumunot ang Lona Jane ng malakas bumukas sa pintuan ng opisina. What the? Hi, Jay! Sabay-sabay nabati ng mga kaibigan niya, sina Bunker, Snyder, Azam, Hans, Rec, Orip at Paolo. Sina Oben, Onyo, Resh at Hesperos ang wala rito. What are you doing here? At nagsabay-sabay pa kayo? Malamig na tanong niya sa mga ito. At ang mga gago ay walang hiya-hiyang umupo sa sofa niya. Welcome back, Jay. Sabay-sabay na sambit ng mga ito at napabuntong hininga siya. What are you guys doing here? May trabaho pa kayo, nakakadistorbo kayo sa akin? Aniya, pero di siya pinansin ng mga kaibigan. Marahas na napabuga siya ng hangin sa bibig. Talagang napakakulit din ng mga kaibigan niya. Nasa kalagitnaan siya ng trabaho niya at eto nga, bigla siya nagkaroon ng busita. Isang buwan na nakakalipas since bumalik siya ng Maynila, siya na ulit ang humawak sa negosyo niya. Ang hotel, may branches sa iba't ibang bansa na hindi lang dito sa Pilipinas at masasabi niyang napakahusay ng asawa niya sa pagpapatakbo nito nang bigla siyang nawala. Or rather, tumakas na lang dahil ang kala niya talaga, pinagtaksila na siya ng asawa niya, pero siya yata ang nagkamali. Sa ngayon, hindi pa nga niya nakikita at nahahanap si Ali. Ganito naman pala ang pakiramdam ng mawala bigla sa'yo ang mahal mo sa buhay. Wala kang ideya kung saan siya nagpunta o nasa mabuting kalagayan ba siya o ano. Naranasan niya na ngayon ang pakiramdam noon ng asawa niya. Where are you, honey? Umuwi ka na, please. Promise this time magtitiwala na ako sa'yo. Umuwi ka na miss na kita. Nagsisisi na ako. 5 buwan na nakakaraan simula nang umalis ako mula sa island. Oh well, bumalik ako sa islang yon na hindi na nalaman ng asawa ko. Di dahil babalikan ko siya, ang kapal niya. Siya nagkasala sa akin tapos babalikan ko pa siya. I heard from his staff na bumalik na nga siya ng Maynila. Nakibalita lang ako from his mom kung ano ba ang ginagawa noon ni Jay. And my mother-in-law said, pinapahanap daw ako ni Jay. Yung mga ginawa ko noon sa kanya, siya naman gumagawa noon para sa akin. Ngayon alam na niya ang pakiramdam na wala ako. Mararamdaman niya ang sakit na nooy tinitiis ko. Mararamdaman na niya kung paano ko halos mabaliw sa kakahanap sa isang tao. My husband deserves that anyway. Di rin nakaligtaan sa aking kaalaman na masayang-masaya na ang anak namin na finally nakita niya na ang daddy niya. Gusto ko man makita ang reaksyon ng anak ko, hindi pa po pwede. Maghihintay lang ako ng oras na handa na ako. Nawala na ako nararamdaman pang hinanakit sa dibdib ko. Namuli akong magpapatawad at masasabi ko ngayon, handa na ako. Handa na akong tanggapin ulit sa buhay ko. Ganoon naman talaga kapag mahal mong isang tao, handa kang magpatawad. Kahit ano pa ang kasaranang nagawa sa'yo, kaya mo magpatawad kasi mahal mo. Mahal na mahal mo. Tanggap mo ang kamalian niya. Tanggap mo na hindi siya perpekto at di lahat ng tao hindi nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali sa isang bagay. Pero kung di mo kaya magpatawad, hindi ka naman sasaya eh. Pumasok ako sa loob ng mansyon namin. Yes, umuwi na ako sa amin. To fix our relationship, alam ko naman na nagsisisi na si Jay. Dahil kung hindi, hindi niya ako hahanapin. What do you want to eat, baby? I'll cook, honey? Ellie! Napalingon ako na marinig ang boses ng asawa ko. Namimilog ang mata niya. Napaawang pa ang mga labi. Buhat-buhat niya ang anak namin na ngayon parang inaantok pa. Ang cute niya! Oh God, is that you, honey?
Di makapaniwalang tanong niya sa akin at di man lamang kumurap na tila ba akong gagawin niya ay mawawala akong bigla. Isang malapad ng ngiti ang ginawad ko sa kanya at binitawan kong maleta ko, tsaka ako tinaas ang dalawang braso ko. Open arms, I'm home! Nakangiting sabi ko at nakita ko ang pagturo ng mga luha niya. Malalaki ang mga hakbang na nilapitan ako, tsaka ako mahigpit na niyakap, yakap na may pagmamahal. Ramdam na ramdam ko na na-miss na nga ako. Dad! Mommy! Masayang bigkas ni Jay na makita ko at yumakap din sa akin. Tuwang-tuwa siya. Naramdaman ko naman ang paghalik sa akin ni Jay sa noo ko at mas sumigpit pa ang yakap niya sa akin na tila ba ayaw niya akong bitawan. Ilang saglit pa'y narinig kong paghikbi niya na ikinagulat ko. Jay? Nag-aaral lang sambit ko sa pangalan niya. I'm so sorry, honey. I'm sorry. Hinging paumanin niya sa akin at sinabsob ang mukha niya sa leeg ko. Naramdaman ko ang pamamasa doon dahil sa mga luha niya. Yumugyog din ang magkabilang balikat niya pero mahigpit pa rin ang pagkakakarga niya sa anak namin. Ang isang kamay ni Jane na sa ulo ng daddy niya at kunot noong tiningnan niya ito. Hinagod kong likod ng asawa ko at maski ako, nahawa na rin sa pag-iyak niya. I can feel his pain too. Kung san-san kita hinanap, honey, I am so sorry. I'm sorry. Basag ang mga boses niya nang sambitin niya iyon. Shh! Tahan na nga. Ayos na yun, pinapatawad na kita. Wala na yun. Pangaalo ko sa kanya pero pumiyok naman ang boses ko. Hinalikan ko ang pisngi niya pero di pa rin siya tumatahan. Mas lumalakas ng pag-iyak niya. Napangiti ako na makita ang reaksyon ni Jane. Nangilid na rin ang mga luha nito at marang hinahaplos na rin ang buhok ng daddy niya. Don't leave me again, please. Para akong pinapatay nang di kita mahanap. Ngayon alam ko na ang naramdaman mo. Noong ako naman ang nawala. And I'm sorry, honey. Patawarin mo ako, hon. Patawad. Wala na nga yun eh. Napatawad na kita. Pangaalo ko sa kanya at tinalik-halikan ko ang pisngi niya. Pati ang tuktok ng ulo niya. Matangkad ang asawa ko at hanggang leg niya lang ako. Pero dahil nakasubsob ang mukha niya sa leg ko, nagagawa akong halikan ang pisngi niya. Mukha siyang batang naligaw sa isang malaking mall at tinahanap ang nanay niya. Tahan na, daddy ko. Malambing nasambit din na siya, Jane. Kaya, hinalikan ko rin siya sa pisngi niya. Umayos na sa pagkakatayo si Jay at hinalikan ako sa labi maging anak namin. Hinalikan niya rin sa noo. I love you, sabi nito kay Jane. Hinaplos lang ng anak ko ang pisngi ng daddy niya. I love you, honey. I love you so much. Tsaka ako naman ang binalingan nito at dumaustos ang luha sa aking pisngi. Dalawang taon kaming nawalay sa isa't isa at eto pa rin siya. Mahal pa rin niya ako. Minahal pa rin niya ako kahit nagalit siya noon sa akin. Mahal pa rin niya ako. I love you, Ellie. Sinayang ko man ang taon na yon. Nagalit ako dahil sa maling akala, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang mahal ko. Mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko. Napahagat ako sa labi ko dahil sa mga katagang narinig ko mula sa kanya. Pulang-pula ang mga mata niya at patuloy din sa pagdulo ang masagana niyang luha. I planted a kiss on his lips. I love you too. I still love you, Jay. Ikaw pa rin naman ang tinitibok nito. Bumalik ako sa isla mo, doon ako nagpunta. Sagot ko nang tinanong niya ako kung saan ako nagtago. Di naman ako nagtago, no? Gusto ko lang ipahinga ang nararamdaman ko. Gusto ko lang ng peace of mind. Tsaka feeling ko naubos ako, kaya kailangan ko ng space. Isla natin, sa atin yun. You are my wife, kaya't ang pag-aari ko'y sa'yo na rin, hon. Isla natin yon ng anak natin. Pagtatama niya sa akin at inaplos ang pisngi ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at nararamdaman ko pa rin ang paro-paro sa loob ng tiyan ko. Ang lakas pa rin ng impact niya sa akin. Oo na po, nakangiting sabi ko. Kumakain na kami ngayon ng breakfast namin at kandong niya ang anak namin. Ako naman nagpapakain at sinusubukan naman ako ng asawa ko. Buo na kami ulit. Masaya na kami. Kaya't sana hindi na kami paghiwalayin pa ng tadhana. Hindi ko nakakayanin. Pangako, hindi ko nagagawin yon. May tiwara na ako sa'yo. Hindi ko na pagdududahan pang pagmamahal mo sa'kin. At habang buhay ko yun pinagsisihan. Salamat at bumalik ka ulit sa'kin, Ellie. Emosyonal na sabi niya. May part 2 yata ang iyakan namin eh. Ngumiti ako. Pinapatawad na kita. Walang perpekto sa mundo kaya't normal na magkamali, Jay. At kahit na nga, ilang beses kang hihingi ng tawad sa akin, paulit-ulit pa rin kitang patatawarin.
Ikaw pa rin ang babalikan ko. Ikaw ang asawa ko, ang mahalaga. Kompleto na tayo ngayon. Nandyan ka na, kasama ka na namin ni Jane. I love the both of you, I promise. Na habang buhay ko kayong mamahalin. And I will never be a hiding husband again. I will stay no matter what. Imposible na mag-asawa o magkasintahan pa lang ay hindi dumaan sa pag-aaway. Magkakaroon at magkakaroon talaga ng salungatan sa ideya. Dahil di naman kayo isang tao lang na mayroong parehong-parehong pag-iisip sa mga bagay-bagay. Sa pamilya nga, nagkakaroon pa rin ng alitan kahit pa nga magkasama na ilang taon sa isang bubong. Ano pa kaya ang magkakarelasyon? Kaya't mahalagang tandaan, normal ito at parte ang pag-aaway para mag-grow ang relationship ng dalawa. Hindi may tuturing na relasyon kung hindi kayo nagtatalo. Nagiging way din to para matuto sa maraming bagay ang magkarelasyon at maging matured. Sa kabilang banda, hindi rin naman normal ang pag-aaway ng sobrang dalas. Ito ang tinuturing na hindi healthy para sa isang relasyon. Nagkakaroon kasi ito ng epekto sa mental, emotional at physical health na hindi lamang magkakarelasyon kung hindi maging ang mga nakapaligid sa kanila. Maging open at honest sa isa't isa. Hindi mag-work ang inyong relasyon kung lagi lang kayong maglilihim sa isa't isa. Dapat maging open at honest kayo. Ipaalam sa iyong asawang naisip o nararamdaman sa kanya. I-encourage na siya rin ang gawin ito sa iyo. Pero dapat tandaan tulad ng naunang nabanggit, kailangan mong ituring na kaibigan ng iyong asawa at ang kahit anumang bagay na ibabahagi niya sa iyo, negatibo man o positibo, dapat gamitin mong paraan para improve ang iyong sarili sa inyong relasyon. Irespeto ang mood at perspective sa buhay ng iyong asawa. Nobody is perfect. Ganoon din ang pag-aasawa. May mga qualities na maaaring makita mo sa iba na wala sa iyong asawa. O may mga paniniwala siya na maaaring salungat ng sa inyo o hindi nyo na pagkakasunduan. Pero muli, tulad ng naunang nabanggit, hindi ito dapat na maging focus mo. Bagamat kailangan mo itong irespeto, kailangan mo rin mag-adjust sa ibaba ng pride mo para mas tumibay ang pagkasama ninyo. Sa oras naman ng pakiramdam mo, hindi rin naiintindihan ng iyong asawa ang punto mo, hindi ka rin dapat magdalawang isip, mag-open up sa kanya. Sabihin sa kanya ang iyong naiisip o nararamdaman at dapat tulad ng respeto mo sa paniniwala niya, magiging ganon din siya sa iyo. Ang sabi nga ng marami, dapat, the feeling is mutual. Naging mas open na sila sa isa't isa bilang mag-asawa. Alamin muna ang buong katotohanan bago gumawa ng hakbang na hindi mo pagsisisihan sa huli. Maswerte si Jay kasi mahal na mahal siya ng asawa. Handang makinig, umunawa at magpatawad sa lahat na nangyari sa kanila. 2 taon enough para kay Jay na i-ready ang sarili sa bubuin niyang pamilyang aalagaan at mamarin habang buhay. Nasayang man ang 2 taon, handa naman silang magkaroon ng bagong buhay. Bagong pag-asa, bagong yugto ng buhay nilang tatahakin. Alam nila, magkaroon man ng pagsubok, mali, aayusin at aayusin nilang mag-asawa. Hanggang sa muli, dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jay at Elise. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsubaybay ng ating kwento. Mag-iingat po palagi ang lahat.